Mayroon pong insurance na may investment din. Ito na yung kadalasan nating naririnig ngayon at tinatawag na life insurance riders. Pakipaliwanag nga po ito sa ating mga listeners and viewers. Yung sinasabi na insurance na may investment component, these are what we call variable life insurance products, no? Or shorthand dito, VUL, no? Yung mga VUL na tinatawag. Ngayon, kapag nagbayad ka for the VUL, merong portion nito na para sa premium, merong portion nito na ini-invest. For investment. Ngayon, yung investment, well, ang importante nating maisip dito, no? Kasi nga investment yan, subject siya to risks. No? So nandiyan yung mga tinatawag na volatilities, no, ng ng market doon sa kung saan ini-invests yung mga funds na ininvest natin, no? So depending on your tinatawag na risk appetite or yung kumbaga predisposition ninyo sa risk, kung kayo ba ay medyo conservative, so ilalagay natin ito sa mas secure na mga investments pero mas mababa yung yield, or kung medyo adventurous tayo ng konti, no, ilalagay natin sa mga medyo high risk pero high reward na mga investments. So kayo po ang magsispecify niyan bilang policy holder applicant, no? Kayo po magsasabi kung ano yung risk appetite ninyo. Ngayon, yung sinasabi naman pong riders, no, ito po yung mga karagdagang insurance coverage na kasama sa ibang produkto, no? Na binabayaran din natin ng karagdagang premium. So ang pinakamagandang example ko po dito, yung comprehensive motor insurance, no. Sa isang comprehensive motor insurance, normally excluded po na risks yung typhoon, yung bagyo at saka yung flood. So pwede mong ibalik yung risks na yon sa coverage kapag kumuha ka ng tinatawag na acts of nature rider or acts of nature endorsement. So parang ang ginagawa mo, dati siyang excluded, ibinabalik mo siya, isinasama mo siya ulit sa coverage but for an additional premium. So ito yung mga tinatawag na riders and endorsements. Okay, may I add to that? Doon sa riders and endorsements, for example, yung critical illness, yung accident, no po, riders, excluded yan sa iyong life insurance. Pagka nagkaroon ka ng rider, magdadagdag ng premium doon, covered na yung ano na, critical illness, taka kung may accident. Yeah. In addition to the coverage, meron pang additional, for example, you pay 10,000, may 1 million pa dagdag kung the debt arose out of an accident. Pagdating naman sa may investment component, mamimili naman po ang insured, saan ko ba ilalagay, government securities ba? Dito ba natin lagay? O dito sa mga international big companies, doon ko ilalagay ang aking investment? Pwede yung gawin yon. Pwede rin kausapin ng insurance company kung sakali na, uy, gusto kong magbago ng investment portfolio. Lilipat ko sa government securities, treasury bills lang, dito mo ilagay. Wag na dito sa masyadong high risk. Tsaka doon po kailangan mapaliwanag natin din na meron pong administrative or management expenses yung nag-aayos ng ating nagma-manage ng ating portfolio o ng ating investment. Kaya may charges doon na kinukuha ang insurance companies. Yan po.